welcome our guest of honor and speaker, former Vice President of the Republic of the Philippines, Attorney Maria Leonor Herona Robredo. Maraming salamat, maupo po kayong lahat. President Danny Concepcion, Chancellor Fidel Nemenzo, Dean Edgardo Carlo Vistan II, members of the Board of Regents who are with us this afternoon, administrators, faculty, parents, and of course, our College of Law Batch 2022 graduates, magandang hapon po sa inyong lahat. Marami-rami na din ang nadaluhan kong formal na pagtitipon dito sa UP. Bawat isa sa mga ito, pagkakataong magsuot ng sablay. At masasabi ko, sa tuwing nagsusuot ako ng sablay, kahit gaano pakahaba pa ang panahong lumipas, hindi kumukupas o nababawasan ang mga damdaming dala nito. Tiyak ko, gaya ng bawat UP graduate na nauna sa inyo, damang-dama din ninyo ang nag-uumapaw na galak at dangal sa pagsugpit ninyo sa balikat ng telang sagisag ng ating pagiging iskolar ng bayan. Pagkakataon din ito para magbaliktanaw ako sa panahong nandyan ako sa lugar ninyo bilang isang graduate ng School of Economics noong 1986. Kung kayo maituturing na mga pandemic graduates, kami naman ang tinaguriang EDSA batch. Ibang klase ang pag-asang sumalubong sa amin pagka-graduate. Matapos ang maraming taon ng pakikipaglaban, nagtagumpay ang taong bayan laban sa diktadurya. Nabawi ang demokrasya, kaya marami sa amin sabik na makaambag. Ganadong maghanap ng paraan para makamtan ang mga pangako nito. Kaya nga kahit pa ba matagal nang nakatakda para sa akin ang landas ng abogasya, isinantabi ko muna ito. Umuwi ako sa Bicol at nag-apply sa isang entry-level na trabaho sa gobyerno. Doon sa una kong trabaho sa Bicol River Basin Development Program, nakilala ko ang asawa kong si Jessie. Bumuo kami ng pamilya, nagkaroon ako ng mas matimbang na prioridad. Kaya naantala ang plano kong mag-aral ng abogasya. Sa kabila nito, hindi na alis sa isip ko ang pangarap na ito. Ang totoo, panata ng asawa ko sa tatay ko na gagawin niya ang lahat para makapagpatuloy ako ng landas ng pag-aabogado. Kaya nga sabay ng pagtuturo ng economics sa isang local university para makadagdag sa kita ng pamilya, nag-enroll ako sa law school sa Bicol at nag-aral ng paunti-unti sa gabi. Ikukwento ko na rin, matapos ang ikatlong linggo ng bar exams, tinamaan ng dengue ang panganay namin at naospital. Siyempre bilang nanay, drop everything and go ang mentality ko noon. Walang nakapigil sa akin na umuwi sa Naga. Hindi ko na nga inabangan ang aircon bus na bumabiyahe sa gabi. Yung unang pwedeng sakyan, pinatulan ko na. Kahit ordinary bus lang. Nakabalik ako ng Maynila noong dalawang araw na lang bago ng fourth Sunday sa bar. Nag-exam ako noon habang kalahati ng isip ko
nasa anak ko na dumaan sa matinding sakit. Dahil dito, hindi na rin ako nagulat nung lumabas ang resulta ng bar at hindi ako nakapasa. Magsilbi sana itong paalala dahil ilang buwan na lang magbabar exam na din kayo. Matinding focus ang kailangan. Sa mga linggo ng bar exam at sa review mismo, hanggat maaari, dapat doon lang nakatutok ang isip ninyo. Lesson learned talaga ang nangyari sa first take ko. Kaya nga nung sumunod na kumuha ako ng bar, 3 taon pakalipas, natuto na ako. Sanaga na ako nag-review para hindi ako mayat-maya nag-aalala sa mga anak ko. Todo tutok ako sa review at sa bawat linggo ng exam. Sa 2nd pagkakataon, nalampasan ko ang pagsubok at sa wakas ay nakasumpa na bilang abogado. Nagsimula ako sa public attorney's office kung saan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes nasa loob ako ng iba't ibang courtroom at tambak ang kaso. Bawat Sabado, nasa BJMP ako para ihanda ang aking mga kliyente. Nahasa ako sa criminal law at litigation. Pero kinalaunan, lumipat ako sa isang NGO, yung Sentro ng Alternatibong Lingap Panligal. Sa saligan talaga ako nahubog bilang abogado. Imbes na tinatanggap na lang ang mga batas na kailangang sundin, nagtatanong din kung ito nga ba ay tunay na instrumento para makapagbigay ng katarungan sa ordinaryong Pilipino. Imbes na maghintay ng mga kliyente sa de-aircon na opisina, dinadayo namin ang mga malalayong komunidad, kadalasan naka-tsinelas, naka-t-shirt at maong, tinatawid ang mga bundok, palayan at mga ilog para tumungo sa mga lugar kung saan hirap ang mga batayang sektor na makakuha ng access to justice. Naalala ko pa nung naging lead lawyer ako para sa isang proyekto. Sa loob ng mahigit 2 taon, bumabiyahe ako buwan-buwan papunta sa malayong isla ng Masbate. Nagpa-paralegal training sa mga batayang sektor doon, ipinapaliwanag, itinuturo, at sinasanay sila sa mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga karapatan nila. Bawat isa sa amin, one man o one woman show. Kami ang abogado at trainers, kami rin ang community organizer, researcher, assistant, messenger, tagabuhat ng sariling gamit, pati maintenance ng sariling espasyo. Pagsapit ng gabi, kami din ang kainuman at kasing along sa videoke ng mga sektor na binababara namin. Challenging ang mga panahon na yon, pero fulfilling. Dahil sa karanasan ko sa saligan, naging buhay na buhay sa akin ang konsepto na sa ilalim ng batas, pantay ang lahat. Walang lamang ang nakabarong sa nakaduster. Walang bentahe ang mga nakabalat na sapatos sa may putik ang talampakan. Tao ang bawat tao. Kaya pantay ang dignidad at karapatan ng lahat. Mulat ako na hindi para sa lahat ang landas na tinahak ko. Pero anuman ang mga pangarap ninyo bilang abogado, paano man ninyo pipiliing tuparin ang mga ito, saan man kayo mapadpad, sa corporate man, o sa NGO, o sa gobyerno, binibigkis tayo ng mga prinsipyo nitong propesyong pinili natin. Tandaan natin, ang batas, higit pa sa listahan ng mga bagay na pwede o hindi pwedeng gawin. Isa itong pagsasalamin kung ano ang mahalaga sa atin bilang nagkakaisang bansa. Ang mga adhikain natin, mga paniniwala, ang kolektibo nating pinaninindigan na kung ano ang tama. Kaya nga ang batas ang huling takbuhan, ang huling silungan, lalo na ng mga naaapi at ng mga nasa laylayan. Dahil nasa batas ang kolektibong pagsasatitik
ng lipunang pinapangarap natin para sa isa't isa. Nagtitiwala sila sa lipunang ito. Hindi sila pababayaan. Nagtitiwala sila na sa lipunang ito, patas ang tingin sa kanila. Na sa lipunang ito, gaya ng sinabi ko kanina, tao ang bawat tao at pantay ang dignidad at karapatan ng lahat. Ibig sabihin nito, tinatawag tayong unawain na ang pagiging abogado masusukat hindi lang sa husay sa pag-alala ng jurisprudence o proseso o sa talas ng argumento. Maisasadiwa natin ang pinakapuso ng ating profesyon kung sa bawat kaso, sa bawat pagharap sa korte, sa bawat sandali, nagsisikap tayong tumutuo sa mga prinsipyong kinakatawan nito. Kung sa bawat kaharap nating sangandaan, bumabalik tayo at tinatanong ang ating sarili. Ano nga ba ang nararapat? Ano ba ang makatao? Ginagamit ko pa rin ba ang kaalaman ko sa batas bilang instrumento ng katarungan o ako ba ang nagpapakasangkapan? Laging tandaan. Bilang alagad ng batas, lalo na para sa inyong mga iskolar ng bayan, ang pinakamahalagang kliyente ay ang sambayan ng Pilipino. Alam kong hindi ito madali, lalo na sa mga panahong kinapapalooban natin ngayon. Binubura ang kasaysayan, pinapalitan ang kasinungalingan. Binabalot tayo ng pangamba at mga tanong para sa ating kinabukasan. Ano na ang mangyayari sa katarungan, sa mga karapatan? Mapapanagot pa kaya ang mga may kasalanan? Mapapagbayad pa ba ang mga may utang sa bayan? Para saan pa ang paninindigan? Para saan pa ang batas? Kung tila ba binabaluktot ito na makapangyarihan para isulong ang sariling agenda? Mahalagang tanong ito na kailangan nating sagutin sa sari-sarili nating pagninilay. Pero bilang kapwa-abogadong nauna sa inyo, hayaan ninyo akong magbahagi ng dalawang paniniwala. Una, lilipas din ito. Lumipas ang diktadurya. Lumipas ang mga pananakop na mga dayuhan. Sa mahabang kasaysayan ng sangkatauhan, lumilipas ang maraming manifestasyon ng pangaapi at kawalang katarungan. Sabi nga ni Kapepe Jokno noong ipinataw ang batas militar, and I quote, "Law in the land died. I grieve for it, but I do not despair over it. I know with a certainty no argument can turn, no wind can shake, that from its dust will rise a new and better law, more just, more human, more humane, and when that will happen, I know not. That it will happen, I know." Close quote. Pero hindi nito ibig sabihin na mag-aabang na lang tayo. Hindi nito ibig sabihin na kailangan muna nating yumuko at manahimik at hayaang mangibabaw ang mali. May isa pang quote na lagi kong binabalikan patungkol dito. Galing kay Ravish Kumar na magsaysay awardee noong 2019. Sabi niya, and I quote, "Not all battles are fought for victory. Some are fought simply to tell the world that someone was there on the battlefield." Close quote. Bagaman totoo ito, mas naniniwala ako. Only by constantly registering ourselves on the battlefield can the war for justice, for dignity, for true inclusiveness and solidarity be ultimately won. Kailangan laging naroon tayo para pumalag laban sa kahit na anong kasamaan. Kaya nga ang pangalawa kong paniniwala, lilipas lang ito kung hindi tayo susuko.
kung patuloy nating igigiit ang tama at makatwiran sa bawat sandali. Sa paglaban, maaaring umabot sa puntong pakiramdam natin wala na tayong katabi. Maaaring maubos ang boses natin o mapagod tayo sa paninindigan. Pero kailangan nating maunawaan na ang bawat maliit na kilos, bawat sandaling kumakahig tayo sa pader, umaambag sa pag-asa na balang araw, guguhurin ang pader na ito. Kaya walang nasayang, walang masasayang. Bawat hakbang, gaano man kabigat ang ating mga paa, isinusulong tayo sa landas tungo sa tunay at makabuluhang pagbabago. Kaya mga graduates ng UP College of Law, matimbang ang mga sablay na nakasukbit ngayon sa balikat nyo. Inaasahan kayo, hindi lang para patuloy na dalhin ang apoy ng katarungan, pero para ipagtanggol ito sa makapangyarihang hangin na pilit iihip dito. Buong-buo ang tiwala ko sa utak at sa puso, sa tapang at talino ng mga taga-UP. Alam kong lalo pang titibay ang loob ninyo, lalo pang lalakas ang tinig, lalo pa kayong titindig sa mga darating na panahon. Tinitiyak ko sa inyong lahat. Marami kayo, marami tayo. Napakarami nating magkakasama sa laban na ito. Kaya congratulations sa inyong lahat. Magandang hapon at mabuhay kayong lahat. Thank you, Attorney Lenny Robredo.